Guys, may i-share pala ako sa inyo na gadget na napaka-useful. Bali, matagal ko na po itong ginagamit. Tsaka makikita nyo ito sa Lazada and Shopee. Ang tawag nito guys ay parang dim light po siya na mayroon siyang feature na motion sensor. Automatic na iilaw siya pag gabi. Pag may tao sa paligid within 5 feet mula sa sensor niya, automatic na iilaw siya. Pero pag may ilaw sa paligid o naka-turn on yung light bulb mo sa bathroom, hindi siya iilaw kahit may tao. So, nagbibigay lang siya ng ilaw o iilaw lang siya pag walang ibang ilaw na naka-turn on. So, tulad nito guys, nakaharap yung sensor sa ilaw ko o sa light bulb ng room ko. Pag tatakpan ko yung sensor, umiilaw yung LED light niya. Kita natin itong sa front. Ito po yung sensor niya guys. Yung parang bilog na transparent. And sa likod naman, ito yung LED light niya. Yung use talaga nito guys ay ilalagay mo siya dapat sa inidoro. Siguro yung purpose niya ay para makita mo yung dumi mo o yung tae mo kung na-flash mo ba siya ng maayos o malinis ba yung pagka-flash niya. Pero yung sa akin guys, hindi ko siya ginamit o nilagay sa inidoro. Sinabit ko na lang siya sa ibabaw para maging dim light. Para pagbukas ko sa door, kahit madilim, automatic na iilaw yung itong LED light niya. Ito guys, nilagay ko na siya sa bathroom. So, pag i-turn off ko yung light, sobrang dilim. Try natin, bubuksan ko yung door. So hindi mo na kailangan kapain yung switch, yung main switch. Yan. Maliwanag siya guys. Di naman siya ganun kahina yung niya, yung LED light niya. Napaka-useful kung umihi ka lang or tatae. Sapat na yan na ganyan kaliwanag, di ba? Pero kung maglalaba ka naman or gusto mo nang mas maliwanag talaga, i-turn on mo lang yung yung main switch o yung light bulb mo. Automatic naman na mag-turn off yung LED light basta merong ilaw sa paligid. So napaka-hassle din pag nasa loob yung switch. So madilim siya pagpasok mo. Kailangan mo pang kapain kung nasan yung switch. Pero ito, wala ka nang pipindutin. Automatic na iilaw siya pag masense ng sensor na may tao sa paligid o may tao na pumasok sa bathroom. At the same time, nakatipid ka pa sa kuryente kasi yung battery nito ay aabot ng 4 to 5 months. Pero dapat yung branded din na battery yung bibilhin mo. So ito yung battery na gamit ko guys. Toshiba yung brand niya. Yung 6 na piraso nito ay nasa 80 pesos. AAA battery po siya guys. Yung price naman nito ay nasa 180 pesos. Maliit lang na bagay. Parang nonsense kung titingnan pero napaka-useful. Malaking bagay na yun na nakasave tayo ng time sa kakapindot ng switch sa bathroom. So, mas maganda yung automatic na iilaw na pag bukas mo pa lang sa door. Tsaka yung LED light nito guys ay RGB siya. So pwede mong paiba-ibahin yung niya, kulay ng LED light. Tapos pag mag-brown out guys, may ilaw ka pa rin. At saka pasensya na guys kung hindi ako makapagbigay ng link kung saan ito pwede mabili guys. Sa Lazada ba or Shopee. Basta piliin nyo lang yung may magandang ratings. Kasi kung magbigay ako ng seller, name or link, parang parang ako yung masisisi lalo na pag yung ma-receive nila ay defective. So parang suspect din ako. Baka sabihin ng iba, yung na-receive ko defective. Baka kakonsaba mo yung seller. Parang ganun kasi yung mangyayari pag mag-refer ako ng seller name or link. Kasi risky talaga pag bibili online guys. Di talaga maiwasan na walang defective. Then galing pa itong China. So malayo-layo talaga yung biyahe ng package. So yan guys no. See you next time sa next na discoveries natin about gadgets. I hope na mag-subscribe kayo guys. See you next time. Bye.